Magandang buhay po sa ikatlong linggo ng Adbyento. Unahin po natin ang pagbasa ng mabuting balita mula sa aklat ni San Mateo nang mabalitaan po ni Juan sa kanyang pagkakabilanggo ang mga gawa ng Mesiyas. Nagpapunta siya ng kanyang mga alagad upang ipatanong sa kanya, ikaw ba ang sinabing darating o kailangan kaming maghintay pa ng iba? Sumagot si Jesus sa kanila, bumalik kayo at ibalita ninyo kay Juan ang inyong mga nasaksihan at narinig. Mga bulag ay muling nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay ibinabangon muli, at sa mga dukha ay ipinahahayag ang mabuting balita at pinagpala ang hindi ako pinag-aalinlanganan. Nang sila'y makaalis na, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga tao. Tungkol kay Juan, ano ba ang inyong nilabas sa ilang upang makita? Isa bang tambo na ipinapaspas ng hangin? Ano nga ang inyong nilabas upang tingnan? Isa bang tao na maringal, na nadadamitan? Alam ninyong ang mga nararamitan ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Bakit nga kayo lumabas? Upang tingnan ba ang isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta, siya ang tinutukoy ng nasusulat. Narito ipinauuna ko sa iyo ang aking sugo na maghahanda para sa iyong daraanan. Amen, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang ng babae ay wala pang lumilitaw na higit kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay dakila pa sa kanya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pumukaw po sa aking damdamin, sa aking isipan, ang salitang pag-aalinlangan. Kaya mapayapang araw po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood sa ETVN. Una sa lahat ay sariwain muna natin yung unang linggo ng Adbyento na naghahayag sa paghahanda sapagkat hindi natin alam kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw. Gayon din naman na tayo ay laging handa sa pagdating ng anak ng Diyos sa oras na hindi natin inaasahan. Sa nakaraang ikalawang linggo ng Adbyento, ay isinulat ni San Mateo ang paglitaw ni Juan Bautista at nangaral sa ilang. Yung pong ilang ay kabundukan ng Hudea na nakadamit ng kamelyo at katad ang sinturon niya sa baywang. Habang sinasabi niya na magbalik loob pagkat malapit na ang kaharian ng langit. Si Juan Bautista ang tinutukoy ni San Mateo na sumigaw ang isang tinig sa ilang o kabundukan na ihanda na ang daan ng Panginoon at patagin ang kanyang mga landas na daraanan. You are watching ETVN Philippines. Emmanuel, the God with us who saves. O ngayon po, ito po doon po sa binasa nating mabuting balita, ikatlong linggo ng Adbyento. Sinabi ni San Mateo na ang panahong ito, si Juan Bautista ay nag-aalinlangan, nasa bilangguan po siya. Sinabi ni Jesus ang pinakamahalagang salita, pinagpapala ang hindi ako pinag-aalinlanganan. Sa English po, doubt, ano? You are doubtful. Yung po ang talagang pumukaw sa aking isipan, yung pag-aalinlangan. Pero sasabihin ko po sa inyo later na hindi talaga pag-aalinlangan yung kay Juan Bautista. Para kay Juan Bautista, si Jesus ay mahiwaga at ang sinasabi at ginagawa ni Jesus ay hindi ayon sa kanyang pag-aalinlangan
aakala na mangyayari sa pagdating ng kanyang hinihintay. Subalit ayon din kay San Mateo, ang pagtatanong ni Juan Bautista ay hindi talagang pag-aalinlangan manapay upang tugunan ang mga katanungang hindi lamang ng madlang Hudeyo, kundi gayon na rin sa mga mananampalatayang makukulit na nagtatanong kung si Jesus nga ang Mesiyas, ang Kristo na sinasabi sa banal na kasulatan na darating upang magligtas ng sangkatauhan. Kaya't sinabi ni Jesus, pinagpala ang hindi ako pinag-aalinlanganan. Yun po ay para sa mga sumusunod kay Juan Bautista. Sinabi niyang, pinagpala ang sumasampalataya na tutuparin ng Diyos ang kanyang kalooban para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi po nag-alinlangan si Juan Bautista. Gusto lang niyang i-clear sa mga na sumusunod sa kanya na ito na ang Mesiyas, ito na yung hinihintay natin, ito na si Jesus. Walang dahilan upang mag-alinlangan sa panahong ito ng Adbyento. Kaya nga po Adbyento ay paghahanda sapagkat naniniwala tayong nariyan si Jesus. Tayo po ay dapat magtiwala, maging handa sa pagdating ng ating manunubos, magpasalamat sa mga biyayang ibinigay ng Panginoon, at lubusang manalangin ng walang pag-aalinlangan. Mga kapatid, manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin. Subalit higit sa lahat, ay nagpapasalamat kami sa pagdating ng Mesiyas na tagapagligtas sa aming buhay. Bigyan po ninyo kami ng lakas upang ang aming pananampalataya ay hindi mabahiran ng anumang pag-aalinlangan. Sa lahat ng inyong kabutihan, sa lahat ng mga biyayang ibinigay niyo sa amin, ito po ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng mahal naming ina na si Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.